Yan, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo sa mampaning ng mundo? Bueno mga kaibigan, ako pumuli sa Taong Gala at ang pag-uusapan po natin ngayon ay isa na namang reaction video patungkol sa isang vlog ni Kabusiness. Ito po mga kaibigan ang usaping pagbubukod ng bagong mag-asawa. Nagulat nga ho ang lahat sapagkat matapos po ang kasalan habang kumakain sila ay itinaming yung pagpapaalam. No? Pagpapaalam nila Intoy ni Bay kay kila Kabusiness at doon nila inihayag ang usaping pagbubukod. Pero bago ba niyan mga kaibigan, tinignan nila, dinala ni Kabusiness doon sa isang bagong lilipatan. Napakaganda po, although hindi pa tapos pero masabi natin maganda po yung disenyo ng bahay. Parang kundo. At dito nga ho ay may pahayag si Kabusiness na ikinagulat ko rin. Pakinggan po natin. Yun na yung komento niya na kaya daw aalis sila Junjun sa Kasinika para daw hindi maging alila sa bahay. Ayun mga kaibigan. So, ayan. Mayroon kasing isang nag-comment no, na kaya pa daw aalis para hindi maging alila sa bahay. So sana wag namang ganyan. Ano. Alam natin mga kaibigan na ang usapin ng pagbubukod ay matagal na po itong isinusulong. Matagal na po itong suggestion ng mga Kabusiness family. Ang reunion nila ay upang sa ganon, mapagtanto nila Bay at ni Intoy ang kahulugan ng pag-aasawa. Pero hindi naman ibig sabihin dito na dahil sila ang nagsabi, dahil sila ang naunang magsabi nito na umaalis sila dahil o para maiwasan na maging alila. Nakikita naman natin, unfair naman yan kila Kabusiness dahil nakikita naman natin na hindi naman ginagawang alila yung mga tao. Una, binigyan nga ng kabuhayan si Biday at si Waray para magkaroon sila ng kita. Diba? So, kung maging alila yan, edi sana ay hindi nabibigyan ng ganong klaseng pangkabuhayan dahil magiging sagabal yan sa mga tatrabahuin nila sa loob ng bahay. At pangalawa, kita naman natin na mayroon talagang nag-aasikaso sa pagkain. Ang nililinisan lang, sabi ni Kabusiness, yun talagang doon sa loob ng kanilang tinutulugan. Yun yung kanilang obligasyon. Pero labas ng bahay, wala silang obligasyon. At pati nga ho sa paghahanda ng kanilang pagkain, matagal na nga ho na sinasabi ito ng iilan ding mga Kabusiness family na sana ay sila Biday nilang maghanda. Pero hindi, si Mrs. Kabusiness pa rin ang naghahanda. At katulong yung nanay ni Butchok, di ba? Nakikita naman natin doon. Now, balik tayo mga kaibigan dito sa usaping pagbubukod. Ito na nga ho at nagpahayag nga ho sila Intoy at si Bay sa harapan ni Kabusiness habang kumakain sila. Pakinggan po natin ang kanilang pahayag. Ito po. Di kayo nakasali. Ano ba yun? Di sasabihin naman po namin. Kung ano lang kung sana, kung maaari lang. Kung papayagan niyo po ano. Subukan namin na magbukod. So subukan namin magbukod. Dito mga kaibigan, tila kumbaga nagulat si Mrs. Mr. Kabusiness at maging si Mrs. Kabusiness. Tinanong ni Mrs. Kabusiness magbukod nang. Nagulat sila kasi una, alam naman natin na kumbaga ay hindi naman nila pinapaalis. Hindi nila pinapalayas itong bagong mag-asawa. No? At dyan nga wala sila nakatira. Pero this time, nagulat sila dahil mismo ang mag-asawa, bagong mag-asawa, si Intoy at si ano ang mga padre de pamilya ang siyang nag-open ng usaping ito. At marahil tama nga yung sinasabi nila noon na inaantay lang nila yung timing na sila ay makaipon, na sila ay magkaroon ng kumbaga lakas no, at kakayahan para bumukod. At marahil iniisip nila na ito na nga ang tamang timing para magkaroon sila ng pagkakataon na bumukod. Magandang ano ito, napakagandang desisyon. Talagang sinasaluduhan natin yan, ang dalawang ito, si Intoy at si Bay. Kasi una mga kaibigan, batid natin na matagal na itong suwestyon ng mga Kabusiness family. Sa ganitong pagkakataon, sa ganitong desisyon, magkakaroon sila ng pagkakataon na ma-budget, ma-manage ang kanilang pamilya. No? Mula sa pagbabudget, tamang pagbabudget. At syempre, isa din sa maganda rito, kung may mga naisin silang
bumili o kailangan nila ipundar ng mga gamit, makakabili na sila dahil mayroon na silang sariling tahanan na kinabibilangan. Kasi kung doon sila kilaka-business, nakapisan lang sila sa isang kwarto, siyempre hindi sila pwedeng makapag-produce ng mga gusto nilang bilhin dahil masikip naman din doon. So this time na nandyan sila, ay pwede na silang makabili ng kanilang mga gamit. Pangalawa, hindi naman sila papabayaan ni kabisis, malapit nga lang, walking distance lang. So hindi pa rin, maaaring hindi pa rin mawalay, no, yung mga pangyayari na laging namimiss ng kabisis family, yung laging magkasama, kasi malapit lang naman walking distance. Although, isa lang dito yung pwedeng mabawasan ng konti, yung nakikita natin na pag kumakain sila ng sabay sa hapagkainan, lalo na sa umaga, no, maaaring magkaroon ng pagbabago yan. Pangalawa, magkakaroon ng privacy itong dalawang mag-asawa. Napakahalaga yan sa pag-aasawa, yung mayroon silang oras at privacy para sa kanila, para planuhin ang kanilang pamilya. Isa na lang ho, at sa akin lang, sana ay hindi naman magbago, no, itong dalawang ito. At hindi naman sila magbago at patuloy nilang mahalin si Kabusiness. Pagkakailangan andyan, halimbawa sa umaga, parang si Damo, papasok na lang sila, parang sila Intoy, papasok na lang sila doon, pupunta na lang sila doon sa bahay ni Kabusiness, no? At pwede rin isama ni Intoy, itong kanilang dalawang mag-asawa, dahil sabi nga ni Mrs. Kabusiness, tuloy pa rin ang negosyo. So, ibig sabihin, talagang obligado pa rin sila pumunta doon kay Kabusiness kasi tuloy pa rin yung kanilang naumbisahang negosyo. Ang iba, ang pagkakaiba lang dito dahil mayroon na silang inuuwi ang tahanan na pwedeng tulugan sa gabi. So maganda ito, napakagandang plano ito, mga kaibigan. Ang sa atin lang ay suportahan natin itong dalawang ito. Anyway, maaaring ikatuwa ito, no? Ikatuwa ito ng sarili ng mga Kabusiness family dahil matagal na itong mungkahi, matagal na itong suwisyon na gawin ng dalawang ito. At dito na nga, matapos ang kanilang kasal, ay ginulat tayo sa desisyong ito. Maganda naman yung bahay, nakita ninyo, no? Bago, maganda yung bahay. Itinutuloy pa yung pag-re-renovate, pero maganda, napakaganda na ng kanilang titirhan. At isa din yung factor na walking distance lang, sabi ni Mrs. Kabusiness, malapit lang. Maaring sa unang araw, mga kaibigan, no, ito yung kaabang-abang natin, maaring medyo may lungkot, no, na posibleng mangyari or doon na sa pag-alis. Oo, yun ang pinakamahirap, at aminin natin na doon sa pag-transfer, pag-alis nila mula sa bahay ni Kabusiness papunta sa kanilang inuupahan, ay talagang may lungkot yan na mamumutawi, kahit sabihin natin walking distance lang yan, dahil siyempre iba yung panahon na nandyan yung banding. Pero ito ay kasama sa proseso. Ito ay kasama sa proseso na kailangan pagdaanan upang sa gayon ay matulungan natin itong bagong mag-asawa na magkaroon ng direksyon, ano? At kumbaga sila na mismo yung magbibigay ng kumpas sa kanilang pagsulong bilang mag-asawa. Napakagandang ano ito. At sana tuloy-tuloy lang, and ipapayo lang natin, no, sa bagong mag-asawang ito na sana, since nakabukod na rin sila, nandyan na sila. Una, hindi sila magbago. Sabi ko nga, hindi magbago sila kay Kabusiness. Pangalawa, huwag nilang kalimutan. Laging ilagay natin, sabi pa nga, ang kung sino man ang pinaniniwalaan nating Diyos, ilagay natin sa gitna ng ating tahanan, iyan lagi ang mag-guide sa atin. Sa lahat ng mga nandyan, nagkakaroon ng negatibong komento, sana wag na nating bigyan ng negatibong pananaw ito. Anyway, kagustuhan ito ng maramihan, no? Wag nang bigyan ng ng negatibong nakisyo ganito ganyan. Unawain na lang natin ang sitwasyon at tulungan natin si Kabusiness. Medyo magkakaroon ng adjustment period ito, mga kapatid. At marahil ay pwedeng, kahit alam natin na nandiyan na, ay ikalungkot ito, no, lalong-lalo umiyak na ho si Mrs. Kabusiness. Hindi pa man nangyayari yung paglilipat, umiyak na ho siya. Kasi medyo ano yan, medyo nandyan yung ramdam niya, yung pangungulila, no? Pero ano lang naman yan, saglit lang naman yan dahil malapit lang naman sila sa bawat isa. Ang pinakamahalaga rito, pinanindigan ng dalawang mag-asawang ito. Si Intoy at ang kanyang asawa,
si Bayat ang kanyang asawa, ang pagiging padre di pamilya. Isang mahalagang punto ito, mga kaibigan, na ipinakita nila sa lahat ng mga manunod at sa lahat ng mga bagong mag-aasawa, na minsan, kapag tayo po ay nagkakapamilya, isang magandang pagkakataon ang bumukod upang matuto tayo, kumumpas, kumampay para sa ating binubuong pamilya. Ako po muli si Taong Gala, mga kaibigan, at sana po patuloy nating suportahan Ka-Business Official. Okay, panoorin natin ang kanyang vlog, huwag nating i-skip ang kanilang mga ads. Ito lang po ang maaaring maitulong natin sa kanila. And of course, Papa Dins, mga kaibigan, isama natin. And Miguel Love, shoutout po sa lahat ng mga taong sumusubaybay din at tumutulong sa atin. No? Katulad ng Team Ayuda Revive ni NSB Official at ni Ate Ligaya. Yung pong ating pong Team Pima, Rem Sarat, Everyday Monday, Rakitira sa Taiwan, si Barbie Mon at si Rapi Mapagmahal, yung Team Budol, Boss Al, Imbi Survival, Francia, Doc Lab, si Kanuli, andyan po si Francia, ayan, Manoy Badong, Miguel Love, shoutout sa inyo, yung pong Team Bornebol, ayan, kay Sir Lee, Admin Bornebol, ayan, Sumpay Buhay, Nel Moto Vlog, ayan, Miguel Love, shoutout, Nel TV, Miguel Love, shoutout, doon po kay Nelo Magnay, kay Nito Lizarom, Miguel Love, shoutout sa inyo, Kapangarap Vlog, and Criselda Whitey, doon po sa ating Team Banana, kay Tropang Raul, Miguel Love, shoutout sa iyo, okay, so sa ating pong mga kasama pa, sa Efren Your Friend, ayan, si Sir Efren, Miguel Love, shoutout dyan sa inyo. Yung pong kay Sir Julius Maristela, kay Waray Waray Talk Show, yung pong Team Happy at Team Waray na sumuporta sa ating mga vlog. Thank you so much po sa inyo. Maraming 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 salamat po sa inyo. At syempre, sa lahat ng ating mga kaibigan. Sa mga gusto at nagnanais pong makakita ng ating mga kawang gawa, yung pong ating mga charity mission, i-follow nyo po ang ating Facebook page at nandun po, makikita po ninyo ang ating mga ginagawang charity mission. Malaking tulong po ito, mga kaibigan, sapagkat doon po natin inilalagay ang lahat ng ating mga video about sa pagtulong. Okay, meron po tayong mga sugod bahay, meron po tayong mga feeding program nandyan po. At syempre sa pagkakataong ito, mga kaibigan, pasalamatan din natin. Nais ko din pasalamatan ang ating mga kapatid na nagpindot naman ng kanilang join button, membership button para po sa ating channel. Of course, maraming 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 salamat po para po sa ating mga kaibigan, si Kapangarap Vlog, Samuel Rojiro, Swiss Pandi, Joselito Masibak, Delatory Vlog, The Sistive Seedlings, Maldita Pasaway, Normendap De Leon, Lin Herakawa, Boss Rapi Mapagmahal, Roberto Rodriguez, July Juderis, Biki TV, Juan Channel, Renaldo Serafin TV, Wilber Machunga, Clarita Di Mayuga, Triple E Motoblog, Onika Angel 10, Grizel W, Bundok Tralala, Det Gonzales, Los Bemenban, May Mother's Diary, Wandering, and Amapba Almero. At bago po tayo magtapos, mga kaibigan, syempre, ang aking kaibigan at partner, lagi, ika nga, ang ating pong pambansang kalbo ng YT, John Bert Sahay. Napakaganda po ng kanyang mga komposisyon atin pong ginagamit sa ating vlog. Maraming maraming salamat, and Miguel Love, shout out sa ating pong kaagapay sa pagtulong, ang Friends Life Matters USA. Sa muli po, mga kaibigan, ako po si Taong Gala. God bless and bye-bye. Comment down below lang po, mga kaibigan, patungkol po sa isyong ito. Mahalaga po ang inyong komento sapagkat kaparte po kayo ng vlog na ito. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, Taong Gala.